Okay, so pero ulit tayong ano, panibagong tutorial. At try natin kung pwedeng maglagay ng repeater frequency dito sa Baopeng BF888S. Okay, so stay tuned. So welcome back to my channel. This is Mama's Boy, and thank you for dropping by. For this video, guys, is nga maglalagay tayo ng repeater frequency dito kay BF888S. Okay, so bago tayo mag-start, thank you po sa mga sumusuporta sa akin, sa mga subscribers natin. Thank you very much. At patuloy lang po kasi pag-suporta sa aking channel. So mga hindi pa, guys, please subscribe sa my channel. Ang ating channel, guys, is more on two-way radio programming and enthusiasts, or sa mga gustong mag karoon ng license o matutong mag-radio. So yun yung ating channel. Okay, guys, so back on topic tayo. At ang video natin ngayon is maglalagay tayo ng repeater frequency. So bago lahat, guys, is gusto ko lang shout out si Ginoong Richmond Almendral. So meron siyang question regarding kay Baofeng. Ang tanong niya is, sir, anong year model po ng BF888S nyo? Nakalagay po kasi sa likod ng radio ko Simit ID 2017 Foxtrot Fafa 05 and asterisk. Ay po ma-input yung BFH 142. Ayun. So guys, meron siyang Simit ID yung kay Sir Richmond. No, kaso ayaw daw ma-input yung BHF. Ginoong Richmond, sundan nyo lang yung video natin. Nakapapaskill ko dyan kung paano maglagay ng BHF using chirp. So anyway, papakita ko sa iyo yung aking model nitong BF888S. So tinanggal ko na yung clip, belt clip, at babuksan natin. Isang kamay na kasi gamit ko, so ikakat ko rito muna. So guys, ito yung ating Baopeng, and ito yung model natin, guys, no. So tanggalin ko lang. Ayan, guys, Simit ID 2017 Foxtrot Fafa 0564. At ito Richmond, Ginoong Richmond. So I think same tayo ng model, no. Ito yung model ko, guys, na nalalagyan. I mean, ito yung model ng Baopeng 888S na nalalagyan ng PHF, yung may ganitong Simit ID. So if may ganito kayo, ayan, possible yan na malagay ng BHF. Syempre pag nalagay nyo, guys, is palitan nyo rin ng double band antenna. Yung mga ganito kasing model, BHF, UHF talaga siya. Pero nung mga latest na is more on UHF na siya. So yan, Tito Richmond. So again, paskill ko dito kung paano maglagay ng BHF using chirp. Okay, so proceed tayo sa ating topic. Ayan, guys, so position na medyo against the light, or medyo madilim o maliwanag ba. Sa loob kasi tayo ng kwarto natin, medyo muntitim dito at mahina yung ating mga ilaw, no. So ngayon, kakabitan natin o mag-upload tayo ng repeater using this VF888S. Ang repeater natin, guys, is dalawang klase. Merong duplex at saka crossband. So yung duplex, guys, is hindi natin ma-i-demo, may video demo, pero ilalagay natin. So FYI lang, yung mga repeater frequency ng mga amateur club is kailangan, guys, bago nyo gamitin, meron kayong permission o permiso na gamitin, kasi may mga susi yun at sila lang nakakaalam. So ngayon, crossband yung ilalagay ko rito, pero ilalagay ko pa rin yun, example lang natin to, na duplex at crossband. So again, pasok ulit tayo dito sa ating computer system at mag-input tayo ng repeater. Okay, guys, so andito na tayo sa walang kamatayang chirp programming software. Ayan.
At ito yung ating BF 888. So ito yung default frequency. Yan. So mga naghahanap ulit, pa-screenshot na lang. So ang ilalagay natin dito, katulad ng nasabi ko, is crossband. And syempre, tuturuan ko rin kayo kung paano maglagay ng duplex. Yung demo natin, yung video demo natin, so gagawin kong crossband. Kasi yung ating duplex, yung repeater ng TX3CA is under maintenance pa rin. Ayan, so ang may te-demo lang natin ngayon is crossband. So sa nga pala, thank you dun sa mga nanood sa repeater maintenance ng TX3CA. So wait yung part 2. At medyo busy pa uli yung ating mga trustees at officials, so medyo muulan-ulan pa rin dito sa aming location. So siguro mga katapusan or next month, okay ni aming repeater. Okay, so dito tayo ngayon sa input or system ni BF. So ito yung default, that is 16 channel, and then dito tayo mag-edit. Sa mga nagtatanong guys, yung browser lang. And then root, tapos memory, tapos 0 to 15. Kung mapapansin nyo, 0, pero 1 nung nakalagay dun sa radio niya. So yung kasing si ano, naglagay pa ng 0. So kayong ano, kayong magkakamali dyan. So itong 0 is 1. So 2, 3, 4 hanggang 16 yan guys. Dito tayo maglalagay ng crossband, tapos dito tayo maglalagay ng duplex. Yung duplex natin, may demo, ulitin ko, kasi under maintenance pa aming repeater, pero pwede yan guys, no? So yung ito yung memory niya. So dito yung crossband, dito yung duplex. So yung crossband guys, hindi natin babaguhin yung susi. Ito na ilalagay natin dun sa TWT. And then yung duplex, ano lang natin, tawag dito, hulaan na lang natin. Katulad ng TWT, gawa na lang tayo ng ano, ng frequency. So FYI lang guys, hindi basta-basta nagtatayo ng repeater. Ang repeater kasi is nakalaan lang sa amateur, pero I don't think if okay na sa mga civic. So comment down below guys kung pwede nang mag-apply ang mga civic sa repeater. Okay, so ito na ating memory 1. Kung mapapansin nyo guys, ito yung susi niya, 69.3. So ang gagawin natin, same, hindi po pwede kasi guys na isa lang yung susi. Pag tinanggal natin to, mawawala sa memory si number 1. Teka, lagyan muna natin yung RX nya is PHF, and then TX nya is UHF na. So out of amateur band tayo. So 162. Yan. 162.125 yung ating RX, and then 462.125 yung ating TX. So back tayo sa memory, and then refresh natin. Ayan guys, tumabas na yung ating VHF dito. Ayan, meron tayong tone. Ibig sabihin ng tone squelch, pati yung RX mo may susi. So kagandahan kasi na pag may RX yung susi mo guys, hindi ka maririnig nung yung mga nakasimplex. So hindi ka maririnig. Ito yung kagandahan sa mga sekretong usapin, mga confidential ba. Ayan, yan ang kagandahan guys. And then duplex o naka-crossband tayo, plus 300 na offset. Alright, so yan guys yung ating crossband. Balik tayo sa browser, pakita ko ulit. Ito yung ating RX, ito yung duplex, ay sorry, ito yung TX, UHF, PHF, UHF, kaya tinawag siyang crossband. And then ito susi natin sa RX 693 at TX 693. So ito guys yung ating crossband repeater na nakalagay sa 1. Alright, so dun tayo sa duplex. So ilagay ko lang din dito, pero hindi ko nga may demo katulad ng sinabi ko kanina, pero ilagay na rin natin. Now, so input na tayo, itry natin itong dalawang 0. Example lang natin yung 1 7 1, tapos 0.
0, 4, 0. So ito yung duplex. Pag sabing duplex, guys, same sila ng band VHF and VHF. Yun yung duplex, or UHF. So yun yung duplex. Kumbaga dinoble lang niya yung frequency, pero same band. So gawin natin ang susi. Same lang din dong sa susi kanina, 693. Eh sorry, ayan guys, kung mapapansin nyo dito is wala tayong nakalagay na point. Ganyan kasi yung pag-i-input kay PF. Baka kasi malagay nyo dito ng point eh, hindi talaga mag ma-accept yung in-edit ninyo. Dito rin sa mga susi, wala rin siyang point, no? Diretso siya. Okay, so punta tayo ng memories and then refresh natin. Alright, so yun na guys yung ating duplex. Ito example lang, pero di natin ito mapapagana kasi wala tayong duplex repeater. So crossband lang tayo. Okay, sorry. So dito tayo magpo-focus. So ganun lang. Halimbawa may mga repeater kayo. Kailan guys ang problema nito? Kailangan tone squelch. Pag sabi yung tone squelch nga, katulad sinabi ko, same yung frequency. Ay, same yung susi sa RX at sa TX. Is balik kasi guys, may susi is 2X eh. So balik tayo dito sa memory, punta tayo sa 1, no? At tatanggalin natin to. Ang default nga guys, sa mga pasin itong 3, walang susi, diba? 0, 1, 2, so number 2 sya. Eto, so pag pumunta tayo dito, ito yung susi nya, ito yung default na 0, walang susi. So pag kinopen natin yan, may iba na. Ito na yung magkakaproblema na. So 16665, type natin dito 16665, right? And then refresh natin. Ayun guys, yung sinasabi ko kanina na-erase. Ayun, no? So ibig sabihin, pag gumawa tayo ng susi, kailangan balance. Same pati sa RX meron 693. So refresh ulit natin. Ayun. Kaya ito is pwede siya sa mga confidential na repeater or etc. Or ano, mayroong susi rin yung RX niya. Usually kasi yung TX lang may susi. So yun lang guys yung pinaka cons niya. Pero pwede to na mag repeater. O pwede si PF na lagyan ng repeater. So okay na to. Hopefully nasundan ninyo at i-upload na natin. So alt yun lang, or ito yung mga shortcut, alt yun lang and then automatic na guys yan mag-upload. So balik tayo dun sa labas tayo rito sa system. Okay guys, so ito na yung ating T-Weighty. I-on natin para matesting na natin kung gagana yung repeater dun na nilagay natin yun. So ngayon, gagawin lang natin, kasi itong siri TYT is crossband siya. So crossband lang muna tayo, no? Power on. Okay. So, ayan. Oops. Medyo ano, ayan. 162.125.462.125. Ayan yung nakalagay dun sa ating, ayan, pasya siya na medyo pasmado. Alright. Function. DTMF. Ay, sorry. Okay. Power on. So nakaset na to. May mga susi na rin siya, no? And then i-open natin yung ating BF. So dyan siya. Make sure pala function scan set na naka-on yung number 11 yung machine turn. Ito yung mag-activate ng crossband repeater natin. So make sure na naka-on siya. Escape. Yan. So dyan ka muna. And then oops, yan. Lagay natin, i-open natin tong BF. Power on. One. Alright, number 1. So, dyan ka muna. So, syempre, para may ano, may kasama si BF, kulin natin sa UB82. So, ito guys, si UB82 on natin. Ay, nakaset na rin siya sa 162.125 at naka-program na yung crossband. So, ngayon, radio check tayo muna. Bigay natin. Alright.
Okay, medyo lakasin natin na konti. Okay. Alright, so testing natin. Check, check, check. Audio check. Crossband repeater. UB82 to BF888S. Audio check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. So, transmit ko na tayo ng walang audio. Okay. And then, mag-audio tayo. Check, check, check. Audio check. 1, 2, 3. So, medyo mahina. Check, check. 1, 2, 3. Crossband repeater from BF888S to UB82. Audio check. 1, 2, 3. Audio. Okay. Right, medyo malakas. So, yun guys. So, possible siyang lagyan ng repeater. Yung nga lang crossband. Pero pwede siguro duplex na UHF. Kasi pag BHF na i-erase yung susi at dun isa lang ang pwede ilagay, ay dalawa ang lalagay natin ng susi with RX at TX. So soon, wait nyo yung ating next video, duplex naman with UHF, yung isa lang may susi. So guys, I hope nag-enjoy kayo at kaya na yung aking mother dumating na. At hanggang dito na lamang. Thank you for watching. This is Mama's Boy 73 and mabuhay. Bye-bye!